Okay guys, so quick ano lang tayo, kwentuhan about the FAQs. So maraming mga nagtatanong dun sa videos, yung iba mga paulit-ulit na din. So daanan na rin natin yun. Bago tayo pumunta dun sa mga FAQs, pag-usapan natin yung nangyari dito sa game na to. Actually, alam natin na ilang days pa lang yung game na to and bagong release pa lang, so marami tayong nakitang mga issues, maraming mga pabago-bagong information, installer, and sobrang hindi pa stable, marami pang mga bugs. I think yung type din ng innovation na to na crypto game, diba? So hindi pa naman din ganun kasubok or karami, so for sure maraming mga challenges pa na may encounter sa simula. And kahit pumunta tayo dito sa website nila guys, before nakita ko na may mga options dito na Mac OS, pero ngayon wala na. Sobrang drastic ng mga changes. Nakita ko na rin dito yung CYT wherein ito yung way para makapaglagay tayo ng CYT token. Balik tayo dun sa ano rin, sa website. So nakita rin natin na before meron, makikita natin dito yung mga starter pack, pero ngayon wala na. So marami nagtatanong kung kailan pa ba mau-open yon, pero dun sa mga announcement sa Telegram, sinasabi nila na wala pang information kung kailan magkakaroon, and it's possible na hindi na mag-sell ng starter pack but i-direct na yung lahat ng user sa marketplace. Kasi nga kung pupunta rin tayo dito sa white paper nung game na to, makita natin na yung releases. So August 20 mag-start na yung marketplace and pwede na tayong mag-buy and sell ng dragons or NFT items. Yun nga, yung mga rare dragons considered na yun as NFT, and yung mga common and uncommon naman, so yun yung pwede nating gawin sa pagbibreed din ng mga dragons or fusion din, di ba? And then going back din dito sa mga information dito like game requirement. So nakita naman natin dito na dapat available siya sa Windows 64-bit, sa Mac OS, sa Linux, Android, iOS. Pero ngayon sa start as in Windows pa lang tayo, tsaka Android. And actually yung iba nga hindi gumagana sa Android eh. Depende pa siya sa mga devices. Sige guys, huwag na natin patagalin. Alam ko hindi ganun ka-perfect yung nangyayari sa game, pero daanan lang natin yung FAQs para makasave din tayo ng time. Then, sabi ni Akali or Piano, ang ganda daw ng skills ng mga dragon nung sinubukan natin na laruin. Eh, nagtatanong siya saan daw yung mga uncommon dragons. And yung way para malaman natin kung anong rarity, tingnan lang natin yung color ng mga diamonds. So uncommon siya pag green. And then pag ito silver or gray, common. And then pag blue, rare. And then the rest, yun, nakita naman natin yung mga colors dito. I hope nakatulong yon Akali, and check pa natin yung ibang mga questions. Sabi ni Bernard, yung energy ginagamit sa embers para makalaro, may reward na spark. I suggest na sa air ka lumaban, kaya kahit common dragons. So kung matatandaan nyo, sinubukan natin yung game nang walang review, and tinatanong natin para saan ba yung energy. And yun nga, nakita natin na yung energy, important siya para makapaglaro tayo doon sa embers, yung katabi ng story mode. And yung embers, doon tayo makakuha ng mga rewards. Pwede tayong makakuha doon ng obsidian tsaka ng spark. Para makita natin yung more details about it, quickly, nag-scan din naman ako ng information about it. So yung obsidian, ito yung mga ginagamit ng mga goblins sa mining. And yung nakikita natin sa alchemy, di ba? Kapag naka 1000 ka, I think yun yung nako-convert yata sa CYT. Pero dahil nga dun sa mga issues ng game, hihintayin pa natin na mag-reflect yun within the next 24 hours. So nakita naman natin yung announcement nila sa Telegram. Yung spark naman, ito yung ginagamit para makapag-craft tayo ng ember. So na-try ko na siya. Napag-combine ko yung na-forge ko yung limang spark, and then naging ember na siya. And kapag naging ember na siya, so important naman siya for the breeding and fusing ng dragons. Kaya kapag pumunta kayo doon sa altar and magda-try ka na mag-create ng egg, makikita mo doon yung slot for two dragons, and then sa baba niya I think pwede mo yung lagyan ng certain ember
para makapag-create tayo ng ano, ng egg. So malalaman pa natin 'yan later on kasi ngayon hindi pa pumapasok yung CYT doon sa game. And I think wala pa namang nakaka-try siguro sa ngayon, but I'm not sure doon sa beta kasi medyo late na rin naman ako nag-adapt dito sa game na to. So for sure i-check natin 'yan. Okay? So let's move naman doon sa next question. Bakit daw stuck sa logging in and you will be redirected to the lobby shortly? Ang ibig sabihin lang nito guys is hindi pa kayang i-afford nung game na lahat tayo ma-accommodate doon sa game. Kaya nga ang ginagawa ng Dragonary ngayon, kailangan nilang i-improve yung server capacity nila. Suggestion ko, mag-join tayo dito sa Telegram. Kita nyo naman, 27,000 yung mga subscribers dito and dito talaga sila nagbibigay ng mga updates. Same din ng Axie, di ba? Server capacity din yung problem nila. And bago sila mag-invest din ng more servers, di ba? Kailangan mo nila lang makita yung mga user adoption. And now, nakikita na sobrang daming gumagamit ng game. So, kailangan nilang mag-upgrade. So, nag-add na sila ng 2 new servers and then they assume na dapat thrice mag-i-improve yung performance nung ano nung system nila. Actually past tense kasi nilagay nila dito, hindi tayo sure, pero nakalagay dito upcoming updates of the game. So kung na-encounter pa rin natin na nade-delay tayo sa lobby, baka hindi pa yan na-apply or upcoming pa lang yan. But yun nga, going back dun sa nakikita natin na problem guys, so ang reason lang naman dyan is kailangan nila tayong i-hold muna and then first in first out based dun sa mga sessions. Kapag maraming mga naglalaro, ito lang yung kaya nilang i-accommodate na users, and then kapag may lumabas na players, then nakakapasok na tayo dun sa game. Okay, I hope that's clear and pwede naman kayo mag-comment kung may question pa kayo dun. Dito naman, yun nga yung energy. So, kaya ko lang pinakita to. Alam na natin kung para saan yan. Para sa embers yan. And may certain time bago mag-replenish yung energy dito na pwede natin gamitin dito sa mission natin sa ember. The next one is, may tanong din, magkano daw yung bilis sa starter pack? Yung nakita ko na price doon, correct me if I'm wrong, so 19.99 USD yung nakita ko doon, and then 59.99 USD naman. So mabilis lang na sold out to. Proof yan na yung sinasabi nila na nag-viral daw to sa TikTok, and nakita nila na may potential to na maging Axie. So marami talaga yung nagtatry na makapasok sa game. Saan daw pwede bumili ng mga egg ngayon? Sabi ni Christian Derrick Rondina, based doon sa mga announcement nila dito sa Telegram, alam ko, nabasa ko yon for one of the announcement dito. Hindi pa nila alam kung kailan nila i-open yung pagtinda ng starter pack. But malaki yung chance na sa marketplace na yung mismong magiging parang economy ng mga players sa game. So doon tayo makakapag-sell ng mga eggs, ng mga dragons, and so on. And sabi naman ni Ngedzi YT, sabi niya ba't wala daw siya nakuha ang free dragons. And tinanong ko rin yung iba, kinonfirm ko din. Sabi naman nila wala na nga raw talaga silang nakuha. Pero meron kaming ginawang group chat na mga Dragonary enthusiast. And sabi nila, yun nga, may nakukuha pa rin daw silang dragon eh. So that, pakicheck na lang ulit and sabihan niyo ako kung meron talaga nakukuha. Pwede daw bang gumamit ng dalawang account sa device? I think wala pa tayong nababalitaan na hindi yun pwede. Yung login natin dito is Google account naman. And as much as possible, ginagawa nilang simple yung mga pag-login and wala nang mga virtual wallet na kailangang i-integrate while logging in dun sa mga games and all. So siguro pwede siya. So hindi pa ako ganun ka... sure, pero malalaman din natin later on. Pero feeling ko pwede naman siya based on sa pag-try ko. Nagtanong din si C. Fernando, Prince Dario Albesa, sabi hindi makalakin stuck sa login page, redirected sa lobby shortly, paano yon? So yun na, na-explain na natin yun kanina na hindi pa ganun ka-okay yung performance and server capacity. So
hindi na-accommodate yung lahat ng users na more than 100,000. Sabi ni VoiceLots, nakailang click na daw siya sa claim pero wala pa din. So kung makikita mo yung isang video ko, nangyari din sa akin yon, and even yung ibang mga friends ko na nagtatry mag-claim, and yung ibang mga nag-chat, ganun yung nangyari sa kanila. Pero sabi nga nila, patience is the key, persistence lang. So marami talagang bug, hindi ma-accommodate yung lahat ng mga transactions, and minsan biglang nag-okay na siya, so talagang click lang ng click dun sa claim and nakiklaim din. Going back din dito sa announcement, so nakita naman natin dito na we are now fixing the issue with unclaimed packs for those users that aren't able to open the item. So may problem talaga guys in terms of handling that. So tingnan natin, sana na-claim mo na yung sayo, VoiceLots. And then si Jason Diaz, sabi niya hindi na gumagana yung sa WeTransfer. So make sure natin na tama yung link na ginagamit natin. Napapansin ko parang nakatatlong palit yata sila ng mga installer. And even dito, recently, ang sabi nila, mag-release daw ulit sila ng new Android and Windows version. And ibig sabihin nun, another installer na naman yan. So make sure lang na ma-download natin. Okay. And then next, si Horikoshi-kun, sabi niya bakit hindi pa daw ma-download, hindi niya ma-download yung sa Android. Yung nga, so meron talagang mga problems in terms of connection, maraming factor. Like for example, kung yung network connection natin, kung hindi talaga tayo maka-download. Parang unsecured kasi yung mga link na binibigay nila. For some other devices na meron ako dito, nako-consider na parang ransomware yung mga links na yon, or may virus. Minsan kailangan mo pang i-yes yung mga SSL connection and mag-proceed. And dahil may risk daw to connect with the file or installer. So yun, syempre, depende yun sa atin, di ba? Kung tinatrust natin yung source natin ng mga link na yun. I hope na-download mo na. If not, ayun nga, gamitin natin yung recent na link na nag-work naman. Sige, add ko na lang din dito sa Android na... Sa ibang Android device ko, hindi ko na-install yung game. So, mukhang may pinipili din to na device. Si Noel Rivera, sabi niya, delay din yata sa akin. Sir, nag-try ako, ginaya ko yung nasa video mo. Completed na yung sa Binance, pero wala sa Coinary. Ganun din ba sa'yo, sir? Ito naman yung pag-transfer nung cryptocurrency natin to Coinary. Hub account natin. And yes, nade-delay talaga siya coming from Binance to the Coinary address. Naka-experience ako ng mga 5 to 15 minutes. And after a while, nag-reflect pa rin naman yung transfer. And sabi naman ni Ralph Robin Santos, para saan daw yung Obsidian, napuno niya na yung 1,000 kahapon sa Alchemy, pero di naman daw niya maklik ngayon, baka bakit zero ulit. So, same experience, yan din yung nangyari sa akin. And meron din sila ditong announcement. Yung nga, nag-release na sila ng first million CYT tokens. And unfortunately, hindi siya mag-reflect. Pero sabi nila, nakapag-mine na daw tayo ng Coinary token. So, maging masaya daw tayo doon. And in the next 24 hours, sana mag-reflect na siya. So, yun. This is for us to watch out. And kung makita natin na mag-reflect na, so i-share ulit natin sa community. And lastly, yun nga, nagpapasalamat ako kay Lauren Sandagon. I think siya yung unang-una na laging sumusuporta dun sa mga videos kahit sobrang simple lang. And then si Raymond De La Cruz, nag-reach out siya sa akin para gumawa kami ng group chat for Dragonary para mag-share ng mga knowledge and idea. So thank you bro. And then si Jared Ansel Mabini naman, siya yung nagsabi kung paano siya nag-transfer ng CYT doon sa Coinary account niya. Okay guys, so I think that's it. I hope nakatulong to. And kung meron kayong mga questions pa na iba, i-comment nyo na lang ulit, and then kunin natin yung common questions. And yeah, let's help each other na masagot yung mga tanong natin. Thank you and stay safe. Bye!